Trabahong tamad. Hontiveros blasts Marcos price ceiling on rice. Pinuna ni Senador Rice Hontiveros ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpataw ng price ceiling sa bigas, na lalong hindi na maabot ng mga Pilipino. Sinabi ni Hontiveros na ang utos ni Pangulong Marcos na magpataw ng mandated price ceiling sa bigas ay isang lunas na maaaring mas malala pa sa sakit. Ang desisyon ay parang resulta ng political operation ng Malacañang, ayon sa opposition senator. Ito ba ang race eta ng mga ekonomista ng Malacañang o ng kanilang mga spin doctor? Price control is a pretty crazy job. Sa ilalim ng Executive Order 39 na nilagdaan ni Marcos, ang pinakamataas na presyo para sa regular milled rice ay dapat na 41.00 pesos kada kilo habang ang mandated price cap para sa well-milled rice ay 45.00 pesos kada kilo. Sa halip na maglagay ng takip sa presyo ng bigas, sinabi ni Hontiveros na dapat magtrabaho ng dobleng oras ang administrasyon upang mahuli ang mga smuggler ng mga produktong agrikultural. Dapat maging presidente muna siya. Sinabi po kasi ni Senator Risa Hontiveros na yung pagpapatupad ng price cap na inuutos ni Pangulong Bongbong Marcos, eh trabaho po daw ng tamad. Sabi po niya, instead of the price cap, ang mas mainam daw gawin ng pamahalaan, eh puntahan yung mga hoarders, hulihin daw kasuhan kesa daw dun sa price cap. Ano po masasabi niyo dun, Mang Van? Tamo, siguro maraming pera si Risa. Kaya presyo, walang banyo sa kanya. Pero sa ordinaryong Pilipino, tama yun. Eh, mahalaga yung presyo eh. Tama. Rice is a very important component of any economy. Totoo yun. Diba? Yes, tama. It portrays your still ignorance. If you're talking about that without any qualification. Ayan nga. Ano sabi sa legal maxima? Ano yung ignorance of law excuses no one? Masyadong lapos at komplikado yung problema ng bigas. Unang-una, production. Yung sakahan natin, it's a finite matter. May hangganan. Hindi mo mapapalasa yan. Kahit na mag-reclaim ka ng lupa, eh hindi ka magkapagtanim ng palay doon sa buhangin. Kaya marami, malawag ang lupain natin, pero hindi lahat yan. Kailangan maaaring tamnan ng palay. At kailangan ng tubig. Kung walang tubig, walang bigas. Kaya mahirap na talasahin niya. Mayroon ko ko si Risa. Kung nasubukan niya magtanim ng palay, mag-ali ng palay at magbayo ng palay, naniniwala ko sa kanya. Comparative challenge at oo nga, hindi lamang yung presyo. So, ang understanding ko po, good sponsor, sa ilalim ng bill na to, pwede po ba? Pwede nga ba na yung PPP governing body ay magre-require na kahit sa case-to-case basis lang na yung Swiss challenge o comparative challenge ay, yun na nga, should do better also in other important dimensions kumpara dun sa original proponent. So tama po ba yung understanding ko, good sponsor? Actually, it's the proper body or authority that would determine is the NC, NEDA and ICC, Your Honor. Okay. They're the ones who are, they can determine the parameters, in the terms and conditions, Your Honor. Salamat, good sponsor. So itong bill na ito ay magiging dagdag na gabay pa, pati sa NEDA ICC mismo. Alright. Yes, that's correct. Salamat, good sponsor. Ngayon naman po, isa pang concern. Paano gagawing based sa transparent rules at based sa market challenge ang concession extensions? Halimbawa sa kaso ng Malampaya, Maynilad, alam ko po na mayroon ng mga provision sa kasalukuyang bill na binabanggit kung paano gagabayan itong mga contract extensions. At nakikita ko rin po na may mga
circumstansya kung kailan yung implementing agency na siya po yung counterpart sa kontrata ay pwede ring payagan ito, no, yung mga extension. So pwede po ba tayo makarinig ng elaboration sa mga provisyong iyon na pro-transparency, pro-market challenge sa sitwasyon ng mga contract or concession extensions? And kung maaari, good sponsor, using layperson's language, at kung meron din pong ibang halimbawa na gustong ibigay, good sponsor. Yes, Your Honor, Mr. President, according to Section 19 of the proposed PPP Act, the contract variation or extension or expansion ng isang existing PPP project shall have a clear set of rules and procedures for approval. Tulad ng binagit kahapon, hindi unilateral ang pag-aproba ng mga extension na ito. Ito ay dadaan sa approving body. Contract variations not covered by the above shall undergo approval by the approving body in terms of the impact of government undertakings, performance standards, and service charges. Sa pagre-review ng approving body, maaring tratuhin ang contract variation bilang isang allowable variation or isang bagong proyekto. Kung ang pasya ay isang bagong proyekto, isa sa ilalim ito sa approval process under Section C-7 ng PPP Act. So it has to undergo another approval process under the Section 7 of the PPP Act. But there are circumstances when contract extensions may be warranted. It would be good to have inter-agency review, Your Honor, Mr. President. The policy is to have a set scope, Your Honor. Salamat, good sponsor. Malinaw na, syempre, iba na yung nature ng concession na pinag-uusapan, hindi mere extension, so mabuti, dadaan siya ulit mula sa simula sa prosesong provided for nitong panukala. But it's also good to hear na sa bill, kapag mere extension, but extension, with all the privileges attaching to that, ay merong pa rin clear set of rules. And kanina ko ako, good sponsor, nabanggit ko nga na merong ng mga naunang halimbawa from which we can learn lessons. We could glean best practices. We could also come up with recommendations on how to do it better and better, lalo na sa pamamagitan nitong PPP bill or law. Halimbawa, sa kaso ng Maynilad at sa Manila Water contract extensions noong 2009 pa. Yung sitwasyon noon ay mayroong pending major rate increase right before the elections. So ang alaala ng mga nagdokumento nito, yung contract extension at amendment, well, nag-serve siya ng purpose na nakaiwas sa isang major pre-election rate increase. Pinayagan din ang deferment of investments na due dun sa concession agreement at additional engagements din over a longer term. So, a good sponsor, for the record, I think ang mga contract extensions should not result in the deferment of service level commitments. Kahit conceivable na baka i-defer at i-spread at least yung rate increases over a longer time. So kung merong mang pagbabago sa rates dahil sa extension, pero maintain pa rin yung service level commitments. And lastly, on this line of questioning, good sponsor, alam ko mahirap tumingin sa nakaraan, di ba? May kasabihan tayo na ang vision natin 2020 in retrospect. Pero ano lang, kung pagbigyan ako ng good sponsor, for our education, at para i-anticipate yung value added ng bill na to, paano kaya yung mga contract extensions na ganyan, no, sa water, sa Malampaya, paano kaya nag-govern kung itong proposed law already in place noong mga panahong iyon? Good sponsor. Okay. Your Honor, Mr. President, no, just looking back, sabi nyo nga, ayaw na natin tignan, but we have to learn from the mistakes of the past. Ang problema rin sa exam, dun sa MWSS extension, the contract was not given an economic and financial review. Yung pong pagkakaiba. But, well, under this bill,
we will make sure that every contract or anything that amendment, extension, whatever, we has to have an interagency review, Your Honor. So yun ang pagkakaiba. Dati po, wala talagang economic and financial review, that we will make sure that again, lessons learned, that we will have to put the safety mechanisms and safeguards that needed, so that we will get the best. Hindi na po tayo malulutong Macau, ika nga, no? Just like in the past, Your Honor. Salamat, good sponsor. I also failed to mention earlier, salamat din sa pagbanggit ng interagency review, no? In the case of ganitong mga paano gagawing transparent, based sa transparent rules at market challenge, ang ganitong mga extensions. And amazing, no, to think na yung mga naunang mga extension na iyon ay hindi dumaan sa economic and financial review. Eh yun pa naman yung isa sa three-way test na pinag-usapan ninyo. Three-way din ninyo ng good sponsor, minority leader at si Sen. Sherwin kagabi, no? Financial, legal at saka technical. So it's good to know na dito sa panukalang batas na ito, sisiguruhin na yung isang essential test or review ay idadaan doon ang anumang concession. That is correct, extent. Your Honor. Likewise, had if there was an interagency review, we might have gotten better terms, Your Honor. So, yun ang problema talaga. That time, there was none. And syempre, sa anumang batas na tulad nitong sa PPP bill na may parte ang gobyerno, we're always looking for the best outcomes for the government on behalf of the people. Good sponsor, yung pong service levels dito sa mga concession extensions, papayagan po ba yung postponement nung pag-meet nung service levels na iyon? Your Honor, no, it will not be allowed if ever they do not deliver as agreed upon, then there will be corresponding penalties, and if penalties or even to the point of cancellation if really they do not come up, no, as expected and as agreed upon, Your Honor. Yes. Salamat, good sponsor. I think that's only fair kasi kahit sino namang party sa isang kontrata or sa isang concession for that matter, kahit pa nga yung gobyerno yun, no? If it's the public side of a PPP, napipenalize kapag hindi tumutupad sa service level commitments. And the same should apply to other stakeholders, including private sector. At hindi naman napopostpone yung pakinabang sa isang concession o concession extension. So, hindi naman dapat din mapostpone ang commitment. So, ang pagtupad sa mga commitments. Salamat, good sponsor.